Tal, sobrang magdadasal. Ganito, ganyan. Ngunit, hindi naaawa sa mga nagugutom. Ang mga apostolis nagugutom. Gutom na gutom sila. Kaya, apostolis nagugutom. Ang Pareseo, sa batas siya. Kumbaga, nasa isip na Pareseo, eh, bahala nang mamatay kayo sa gutom. Basta sundin niyo ang batas. Kasi ganito, ganyan. Mas lamang ang batas kaysa buhay. Parang ganun. Tama o hindi? Ano tama? Lamang ba ang batas kaysa buhay? Sino bang ginawa ng Diyos? Batas o buhay? Buhay. Buhay ginawa niya, hindi batas. Ang batas kailang magsusuporta sa buhay, hindi yung buhay magsusuporta sa batas. Hindi ako galit. Ha? Tama yun, di ba? Buhay. No, kailangan si Jesus, hindi talagang linalabanan niya yung mga apostoles, di ba? Kumampi siya sa mga apostoles, hindi nagsabi siya sa Pareseo, sige mga apostoles, itapon niyo na lang yung mga uhay. Sige, wag niyo yung kainin. Tama po siya. Ano, kailangan sundin ang batas. Bahala kayo magugutom diyan, mapapasma, mauulsir, mamamatay, okay lang sundin. Hindi po yun pwede, no? Ang taong malapit sa Diyos ay hindi maiwasan tumutulong sa kapwa. Mapag-isip sa pangangailangan sa kapwa. Tingnan niyo mga kapatid, habang kami si Amo naglalakbay doon, nagkwentuhan kami, no? At mayroong kaalaman binigay ang Panginoon. Maganda. Ganito po. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos, hindi ka nakalapit sa tao. Nakuha niyo yun? No? Kung ikaw ay pupunta sa Diyos, magdadasal sa Diyos, Diyos lang yan. No? Walang tao, ikaw at Diyos eh. Ngayon, kung ang tao lalapitan mo at tutulungan mo, ito yung mensahe ng tinatawag na Samaritano nung linggo, nasa isip nila na kung ikaw ay tutulong sa tao, para na rin tinutulungan mo ang Diyos. Di ba? Ha? Hindi yung tao nandun sa Diyos. Baliktad yun. Diyos nandun sa tao. Diyos ay Diyos. Ngunit tao, mayroong Diyos, dalawa yan. Nakuha natin? Ha? Ulitin ko yan. Na kung ikaw ay buong puso mo tumutulong sa kapwa-tao, pinapasaya mo ang Diyos. Amen? Amen? Marami siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Ang sinong lumapit sa akin, nagdadasal sa akin, ay tumutulong sa kapwa. Meron o wala? Wala. Ngunit mayroon siyang sinasabi, ang tumutulong sa kapwa-tao, anong ginawa niyo sa mga taong, aba, ginawa mo yan sa akin. May sinasabi siya. Nakuha nyo? Na baka sobra tayong mapaka-Diyos. Sobrang tumawag sa Diyos. Diyos lang. Diyos. Diyos. Tapos yung kapwa, maawag ka naman sa akin. Gutom na ako. Hindi. Diyos lang ako. Diyos. Hindi pwede po yun. Ito yata din ang mensahe ni Padre Pulinary nung kuwan, di ba? Ganyan din ang mensahe ng Panginoon eh. Papaano ba yung batas mo? Eh, nagugutom rin. Ginugutom, hindi mo papakainin. Batas mo lang ang paaira, tapos may buhay dito malapit na mamatay. Ulitin ko, hindi ko galit. Ha? Nag-i-explain lang po. Nagpapahiwatig. Na kung ikaw ay lalapit sa Diyos, Diyos lang ang nalapitan mo. Ngunit kung ikaw ay lalapit sa tao, tumutulong sa Kanya, tao at Diyos ang nalalapitan mo. Doble, no? Doble. Kaya tayo, parating nakikinig sa salita ng Diyos, focus ka sa kapwa-tao. Kasi kahit saan ka, ikaw ay makatawag sa Diyos. Ngunit ikaw ba'y nasa isip mo, yung araw-araw, gusto kong mayroong matutulungan na tao. Project! Make it a project to your life. It is not only a kind of request, trabaho natin yan. No, bilang Kristiyano, na naging kaanib
no, sa tinatawag na simbahan ng ating Panginoon. Canon 204, baptism. Dahil sa binyag. Dahil sa binyag, tayo ay naging kasapi sa simbahan ng ating Panginoon. At dahil ikaw ay naging membro, ang isa sa mga obligasyon mo ay paghahanap ng mga tao na matutulungan mo araw-araw hanggang kamatayan dahil sa gawaing iyan, sabi ng Panginoon, saan sa tatlo ang kapwa-tao, ang pari, ang Levita, ang Samaritano? Ang Samaritano, sabi ng Panginoon, humayo ka, lumakad ka, gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord! No? Gawin mo yung project. Sabi ng Panginoon eh, no? Sabi ng Panginoon, huwag mong ipaalam sa kaliwang kamay anong nagawa ng kanan mo na mabuti. Bahala na. No? Sa akin, ako'y natutuwa at ako'y tinatawag na nag-aapostolate araw-araw kay Buye. Nararamdaman ko yung tinatawag na balik, no? Sakripisyo. Tapos si Jesus ang dinadalaw ko parati. Tunay na Jesus na nasa karamdaman. Sinabihan ko nga si Buye, eh. Alam mo ba Buye, ikaw si Jesus? Sabi niya, ha? Oo. Kasi kung paniniwalaan mo ang salita ng Diyos, Mateo chapter 25 verse 40, anong ginawa mo sa pinakamababang kapatid? Ginawa mo yan sa akin. No? Kaya sabi ni Sister Des, kahit isang basong tubig, Mateo 10:42, yung malamig na tubig ibibigay mo, hindi ko yan kalilimutan, sabi ni Jesus. Bibigyan kita ng biyaya. Mga kapatid, ang Panginoon ay tao tulad natin. No? Nararamdaman niya ang nararamdaman mo sa iba. Sige, dito naman tayo sa pagkataon ng Panginoon, ha? Basa, Mateo Kapitulo 1, Versikulo 1. Sulat niyo lang. No? Tungkol ito na ang Panginoong Jesus ay galing, yung tinatawag na sino ito? Mga genealogy, no? Yung pinagmulan ni Jesus, si David ay ganito, anak ni Juan, ganito. Tinatawag po itong the genealogy, no? From the word genes, yung generation, no? Yung pinagmula ng Panginoon. Na hindi ang ating Panginoon, bigla na lang dumating. Saan gagaling? Ako? Hindi ganyan. Mayroon siyang pinagmulan. Naintindihan natin, tao ang Panginoong Jesus. No? Sabi ko dati na si Jesus ay salita at ang salita ay kasama sa Diyos at ang salita ay Diyos. Juan 1:14, at ang salita na Diyos naging tao. Ayan. So we are now dealing with the humanity of Jesus. No? Yung pagkatao ni Jesus. Pangalawa, Galatians chapter 4 verse 4. Dumating ang panahon kung saan ang Diyos nagpapadala sa kanyang anak. Isinilang mula sa isang babae, isinilang sa ilalim, no, nagpapailalim sa batas. No, huwag niyong isipin anong batas, batas ng tao. Ano, inuutusan din siya, sinabihan din siya, tumai ka na, Jesus. Tumain din si Jesus. Kumain ka na, Jesus. Kumain din siya. Kasi nagugutom. Under the law. Naintindihan natin, anong batas yun? Batas, the natural law. Umihi ka na, Jesus. Umihi din siya. Pagod ka na, Jesus. Magpahinga ka. Nagpapahinga din siya. No? Tao siya. Kaya kausapin mo siya, hindi lang Diyos, tao din. Praise the Lord. No? Manalig lang tayo. Philippians chapter 2, verse 8. Nandyan sa kanya ang tinatawag na kalikasan bilang Diyos. Ngunit hinubad niya ito. No? Sinuot niya ang isang tinatawag na laman ng tao. He was born, he appeared like a man.